Naglunsad ang TikTok page ang Bureau of Immigration para labanan daw ang mga sindikato ng human trafficking. Kaugnay niyan at iba pang issue, makaparem natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Dana, good morning. Good morning, good morning, Igan. Good morning din sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Bakit naisipan ng BI ang TikTok? Paano ito maging epektibo sa paggamit nga na labanan ng ating problema ng human trafficking? Yes, well, Igan, iba na rin kasi ngayon ang modus ng human traffickers. Dati-rate yung mga nagbabarabaranggay, nangangatok sa mga bahay para alok ng trabaho. Ngayon po, high-tech na rin sila. They're using social media. And recently, yung mga na-repatriate po galing dun sa Myanmar and other countries where they were tricked para magtrabaho po sa isang cryptocurrency scam have been recruited through social media apps, including TikTok. So marami po na-recruit through TikTok. Kaya nakita natin that there is a need to use this medium also to counter that. Mm-hmm. Nakapag-upload na ba kayo dyan sa bago nyong TikTok account? Meron po tayong ilang mga reminders. Kamustang reaction ng publiko? So far naman po, good naman po yung reaction ng public doon po sa mga posts natin sa TikTok. It's more of informative. Okay. Hindi naman po ito sayawan doon sa TikTok natin, but more of informative on what to look out for doon sa mga human traffickers. Mm-hmm. Bukod sa mga payo kontra human trafficking at illegal recruitment, ano ba pong video at impormasyon ang nakatakdang i-upload dyan sa immigration TikTok account? Well, of course, yung mga bago pong mga projects and policies po ng Bureau of Immigration, if there are new technologies that we are presenting to the public, ilalagay din po natin yan dun sa TikTok account. Anong seguridad para hindi mapeke ang tao? Ito po, secure naman po. We have our MISD Management Information Systems Division, yung pinaka-IT division namin, mm-hmm. to ensure po na hindi po ito maloloko or ma-hack or anything. Mm-hmm. At kamusta na yung pila sa immigration sa NAIA? Sabi nyo, dadagdagan nyo yung mga e-portal o e-passport ba dyan? Mahaba pa rin daw, sabi nung ilan. Yes, manageable po. We're managing po yung ating mga pila. We're ensuring na maximum po yung ating immigration complement doon po sa ating immigration areas doon para maservisyohan po lahat na bumabiyahe. Lalo po ngayong holiday season, ngayong March, siguro mga second or third week of March, expected natin na tataas na po yung bilang ng mga passengers. So, bukod po sa ensuring na fully manned yung ating mga counters, Uh-oh. We have also requested po na ma-expand itong counters natin. And we're hoping po na once ma-expand po yan, makapag-deploy po tayo ng additional immigration officers. Wala nang maiwan sa flight. Wala na po. Yung mga airlines din po, we're reminded na kapag ka meron pong boarding na, maaari naman po nilang kunin yon from the line, mm-hmm. at iuwi po sa pila because we accommodate that naman po. Update sa mga immigration na sangkot umano dito sa human trafficking pa Cambodia. Ilan lang naman yan? Kamusta na? Yes, ito po mga ito have been recalled. Dinala po sila sa back-end offices. Hindi po muna sila nilagay sa frontline. And sinubmit po natin sa Department of Justice ang mga reports na to for the initiation po of administrative cases against them. Mm-hmm. Abang ako sayaw mo sa TikTok, ha? Maraming salamat. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ingat! Thank you. Good morning. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.